Welcome po sa isa na namang episode ng Florente Kitchen. At ngayon ay magluluto tayo ng seafood paella. Ito po inihahanda ko para sa ating Christmas Eve. Okay, well prepared na lahat ang ingredients. Ayan. Remember sa seafood, walang tinatawag na traditional na seafood na gagamitin. Free tayong gamitin kung ano yung available na seafood sa ating country. Pero mahalaga ang clams and mussels. Kakailanganin pala natin ng asin. Ibubudbud natin dito sa ating i-stir fry na squid and shrimp. The idea in the process of cooking paella is to prepare the ingredients before you start cooking. Madali lang lutuin, lagay lang ng lagay ng ingredients. Simulan na po natin ang pagluluto. Iiinit natin itong ating stock. Painitin na rin natin ang ating kawali at maglagay ng 4 tablespoon olive oil. Lagyan natin ng konting asin ang ating squid at stir fry natin for 3 minutes. Next, iprito natin itong langustin. Ilagay natin ang pataba para hindi bumaluktot yung katawan niya. Lutuin at takluban for 2 minutes, hindi na kasi natin babalik ka rin. After 2 minutes, hayaan lang natin, then idagdag natin yung ating tiger prawn. After 2 minutes, ahunin na natin. Lastly, ay itong ating Argentine red shrimp. Budbudan natin siya ng konting asin. Ayan. Then, lutuin naman natin yung kabilang side. Ahunin na natin matapos nating maluto yung bawat side. Now, alisin lang saglit natin itong mga naiwang mga paa ng hipon. Igisa na natin itong bawang dito rin sa kawaling ito. Masarap itong flavor na pinaglutuan ng ating seafood. Kung pwedeng hindi na mag-add ng oil, huwag na tayong mag-add. Okay, sunod na igisa ang onion. Pwede tayong magdagdag ng oil ha. Ayaw ko lang dahil nang ang mga oil ay nandun sa ating piniritong seafood. Inabsorb lang kanina. I-add na natin itong kamatis. And then bell peppers. Huwag po nating i-overcook ang bell peppers dahil yung balat nito nagiging makunat na parang plastic. Add tayo ng ground black pepper. Pinong-pino dapat. Okay, ilagay na natin ang ating rice. Haluin natin hanggang sa makover ng flavor ang bawat butil ng bigas. Or haluin natin ng 2 to 3 minutes. Now, mag-start na tayo ng paglalagay ng ating broth or stock. Pwede namang ilahat na. Magtitira lang ng konti para sa final mamaya pag may toppings na. Pero half muna dapat ang ilagay kasi maglalagay pa tayo ng ilang seafood para lumasa na agad ang flavor ng seafood dito sa ating rice. At pati itong mga vegetable ingredients, sibuyas at bawang, hayaan muna natin na mag-sink in sa mga rice ang kanyang flavor habang kukunti pa ang kanyang sabaw. Mga 2 to 3 minutes lang naman ito na ganito. Okay, lagyan muna natin ng seafood. Haluin lang natin ng konti para ma-distribute lang ng maayos ang mga seafood. Hindi pwedeng sama-sama siya sa isang part. Ngayon naman ay damihan na natin ng sabaw. Mag-save lang tayo ng 1 cup para sa final. Huwag nating hahaluin dahil parang sinaing ito. Papantayin lang natin mamaya yung level ng bigas. Okay, ilagay agad natin itong saffron and paprika. Huwag nating dadamihan dahil pumapait yan. Lalo na ang paprika. Ito kasing saffron powder, hindi na ito pure. May lahok na ito na, for example, turmeric and paprika. So kaya mamaya, 1/2 tablespoon na lang na paprika ang ating ia-add. Ang paella dapat ay yellow, hindi dapat matalo ng orange ang kanyang kulay. Isunod na natin itong paprika. Sweet paprika ang ating gamitin, huwag yung hot paprika.
Stir lang natin ng konti para lang ma-dissolve ito. Okay, i-cover natin at lutuin for 10 minutes on medium-low heat. After 10 minutes, half-cook na ang ating rice. Ilalagay na natin ang mga toppings. Ibalik natin itong oil na inabsorb ng seafood. After ng toppings, lagyan natin ng 1 cup stock. Be sure na mainit pa po itong ating sabaw. Ilahat na natin itong green peas na tabunan na yung iba. At bumawas ako ng ilang bell peppers habang ginigisa ko ito kanina. Takloban na natin at lutuin ng 8 to 10 minutes more. Ayan, after 10 minutes, inalis natin ang cover at iininin natin ito ng 5 minutes. Low heat lamang. Pwede pong takloban, kaya lang ayaw kong ma-overcook ang ating seafood. So, okay na po ang ating paella. Sarap daw yung ilalim na medyo sunog. Alin yun? Ayun. Ah. Mama, binaligtad okay. Na. Ating tikman daw yung sinasabing masarap na medyo sunog. Mama, binaligtad na.